Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahit kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin at narrators nitong Pinoy Creepy Tales Channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Alexis at nais ko lamang po na magbahagi ng aking nakakatakot at nakakakilabot na karanasan. Ito po ay nangyari somewhere in Visayas sa aming probinsya noong taong 2016. Nagpunta kami ng pamilya ko sa probinsya ng tatay ko dahil sa dinalaw niya ang kanyang ina o si Lola na medyo may kahinaan na. Ang nagbabantay dito ay mga nakababatang kapatid ni tatay at ang mga pinsan ko. Nag-e-empake na kami ng aming mga gamit at lahat kami ay mga excited na makapunta ng Visayas para dalawin si Lola. Dahil sa matagal-tagal na din nung huli namin itong nakita. Ako, yung mga magulang ko, at ang dalawa kong mga kapatid na si Kuya Arthur, na panganay sa amin, at ang bunso namin na si Angge. Saglitan lang naman ang biyahe dahil eroplano ang sinakyan namin papuntang Visayas. At pagkatapos, doon ay nag-arkela si tatay ng van para sa aming pamilya, papunta sa bayan nila Lola. Halos 2 oras din ang ibiniyahe namin at hindi naman ganung nakakainip dahil sa panay ang sightseeing namin. Pagkadating sa bahay nila Lola ay agad kaming sinalubong nila Tito ng mga kapatid ni tatay at ng mga pinsan namin. Pagkapasok sa bahay ay agad namin pinuntahan si Lola na nakaupo sa kanyang tumba-tumbang upuan sa kwarto. Nung una, parang napakahina na nito pero nung nakita niya kami ay biglang nanumbalik ang lakas nito at tuwang-tuwa dahil nadalaw namin siya. "Kamusta na pula?" tanong ko dito sabay mano at yakap sa kanya. "Nako, talaga tong mga apo ko oh." Sagot naman ni Lola na nakangiti habang gumanti din sa akin ang yakap. "La, miss na po namin kayo. Hayaan niyo po, matagal kami dito mag-i-stay kasi wala naman pasok sa eskwela." Sabat naman ni Angge na nakikiyakap na din kay Lola. "Sabi niyo yan ha, para naman mas lalo pa akong lumakas." Natatawang sabi ni Lola sa amin. Pagkatapos ng aming kamustahan at kaunting kwentuhan, ay tinawag na kami ni na Tita Leia para kumain ng tanghalian. Pakiramdam ko, piyesta noong mga oras na yun dahil sa dami ng mga nakahain na pagkain sa lamesa. May pritong manok, sinigang na baboy, gulay at minatamis na bukayo pampaalis ng umay at iba pa. Uupo kang payat pero tatayo kang bundat sa dami ng mga pagkain. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng lamesa dahil sa pagkakwentuhan namin at pagkakamustahan. Yung kusina namin ay tanaw ang maluwag na sala at hindi sinasadyang napagawi ang tingin ko sa may bintana. Napansin ko na may isang matandang babae at isang matandang lalaki na mukha yatang mag-asawa ang nakasilip sa bakura nila Lola na parabang may tinatanaw. "To, may tao po sa labas." Sambit ko kay Tito Max na kausap si tatay. "Ah, sino?" Tanong naman nito sa akin. "Eh, hindi ko po alam. Ayun po, nakasilip sa bakura natin." Sagot ko sabay nguso doon sa dalawang matanda. Sinunda nila Tito Max na mga tita ko at ng lahat yung itinuro ko. At napansin ko na biglang nanahimik sila Tito at ang mga pinsan ko na kanina ay maingay at masayang mga nag-uusap o nagkukwentuhan. Biglang tumayo sila Tito Max at ang mga tiyahin ko at sabay-sabay na mga nagtungo kung nasan yung dalawang matanda.
pagkalingon ko naman kay tatay, ay parang hindi ito mapakali o ewan habang nakatingin lang dun sa labas. Tatayo na sana ako nang pigilan ako ng mga pinsan ko at sabihing wag na wag akong lalabas ang bahay o kami at hayaan na lang sila Tito Max ang makipag-usap sa dalawang matanda. Akala ko sa Maynila lang may mga chismoso at chismosa, pati din pala dito sa probinsya. Natatawang sabi ni Angge sa amin. Nako, kung alam mo lang insan, sagot naman ni Ronald na isa sa mga pinsan namin. Bakit? Ano bang meron? Tanong naman ng kuya ko. Basta, huwag nyo nalang pansinin yan sila. Kumain na tayo. Saad ni Michelle na pinsan din namin. Matapos lang ang ilang saglit ay pumasok na din sila Tito Max sa loob at muli na ding umupo at itinuloy ang kanilang pagkain. Yung kaninang masaya at maingay na usapan ay napalitan naman ngayon ng tahimik na kainan. Matapos namin kumain, magligpit at maghugas ng aming mga pinagkainan, ay nagpahinga at nagpahangin kami sa teresa nila Lola. Kahit katanghali ang tapat, ay malamig ang simoy ng hangin dahil sa dami ng mga puno at hindi polluted ang malalanghap mo, hindi katulad sa kung saan kami nakatira sa Quezon City. Mamaya, libot naman tayo, pagyayaya ni kuya sa mga pinsan namin. Ay, oo nga no, gusto ko yan. Tila naman na-excite na sagot ng bunso namin na si Angge. Ipagpaliban muna natin yan mga insan, panigurado kasi hindi rin naman tayo papayagan eh, saad ni Ronald. Ah, bakit naman hindi? Siglit lang naman tayo tsaka madami naman tayo na maglilibot eh, pagpupumilit ni Angge. Basta, maniwala kayo sa akin, hindi tayo papayagan. Tila ba siguradong sigurado na sagot ni Ronald. Nagpaalam kami at ayun nga, hindi kami pinayagan. Ewan ko na lang kung bakit pero ang kabilin-bililan sa amin ay wag na wag kaming lalabas o gagala. Kaya wala kaming mga nagawa kundi ang tumambay na lang sa bahay nila Lola at magkwentuhan. Lahat kami ay mga nasa kwarto ni Lola, mga nakasalampak sa sahig at nagpapakwento ng mga nakakatakot. Wala, trip lang namin na takutin yung mga sarili namin. Naikwento ni Lola yung dalawang matanda na nakita namin kanina dahil sa nabanggit ng pinsan kong si Michelle ang tungkol dito. Alam nyo ba na nung dalaga pa lang ako, sila mag-asawa na? Pero kung ano yung itsura nila dati, hanggang ngayon ganyan pa din sila, panimula ni Lola sa amin. Hanggang sa nakapag-asawa na ako, nagkaanak at nagkaapo pero sila, ganyan pa din ang itsura. Matanda na ako pero sila, hindi man lang nagbago. Dugtong pa ni Lola. Po? Eh bakit pula? Tanong naman ni Kuya. Kasi hindi sila mga pangkaraniwang mga tao. Sagot ni Lola. Po? Paano pong hindi mga pangkaraniwang mga tao? Tanong ko naman dito. Mga aswang sila. Hindi sila yung mga aswang na nahawa lang pero nasa lahi na talaga nila yung pagiging aswang. Mahina at pabulong lang na sagot ni Lola sa amin na parabang natatakot na may makaranig sa kanya. Ngayon na matanda na ako at nagkakasakit na. Paminsan-minsan bumibisita sila sa akin dito tuwing gabi. Tugon ni Lola. Paano pong bumibisita? Tanong naman ni Angge. Umaaligid-aligid sila, pero hindi sila mga nakakapasok dito dahil sabay mga pangontra kami para sa kanila at kilala namin sila. Sagot ni Lola sa amin. Pagkatapos namin mag-usap-usap o magkwentuhan, ay mga naghanda na kami para sa hapunan. Dapit hapon na at napagpasyahan kong umupo muna sa balkonahe at magpahinga saglit. Nagmumuni-muni ako nang mapansin ko yung dalawang matanda na paruot parito sa kalsada pero mahahalata mo na pabalik-balik lang sila at tila ba mga nagmamasid sa kalooban ng bahay. Dahil kada mapapadaan ng mga ito ay palaging nakapaling ang mga ulo nito sa gawin namin at makalipas lang ang ilang saglit
ay mga naglalakad na naman pabalik. Ang tagal kong nakamasid sa kanila at pakiramdam ko ay hindi nila ako napapansin dahil nasa may gawing gilid ako ng aming balkonahe. Nung dumaan na naman sila ulit ay hinihintay ko ulit sila na bumalik pero lumipas na yata ang mga 10 minuto pero wala na. Patingin-tingin ako sa kalsada kung saan sila huling dumaan pero hindi na sila muling bumalik pa. Ipinagkibit-balikat ko na lamang iyon ng walang ano-ano'y. Bigla akong nakarinig ng huni ng ibon. Pero alam ko sa sarili ko nakakaiba yung tunog o huni na yon dahil sa ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Una ay malakas, tapos pahina ng pahina. Tumingin ako sa itaas at sa mga puno kung may makikita akong mga ibon o nagbabaka sakaling makita ko kung saan nanggagaling ang huni na yon. Uy, tapang mo ah, nandyan ka pa mag-isa. Mahinang bungad sa akin ni Ronald. Bakit? Nakamaang na tanong ko naman dito. Narinig mo ba yun? Tara na. Sabi ni Lola, pumasok na daw tayo sa loob ng bahay. Mahinang sagot naman sa akin ito. Narinig yung alin? Yung ibon ba? Balik tanong ko dito. Hindi yun ibon, ano ka ba? Tara na, pasok na tayo sa loob. Yakag naman ang pinsan ko sa akin. Tumayo na ako para sana pumasok nang bigla na naman naming marinig yung huni ng ibon na pakiramdam ko nung mga oras na yun ay nasa paligid lamang. Sumilip pa ako sa bakura nila Lola dahil sa labis na kuryosidad sa pinanggagalingan nung tunog na yun. Habang yung pinsan ko naman ay nakatingin lang sa akin at hindi gumagalaw man lang sa kanyang kinaroroonan. Nung wala talaga akong makita, ay napagpasyahan ko nang bumalik at pumasok sa loob ng bahay nila Lola. At si Ronald naman ay nakasunod sa akin at isinaradong maigi ang pintuan. Iniisip ko na baka sa mga probinsya, maaga talagang pumapasok kung nagpapahinga ang mga tao. Hindi katulad sa amin na gabing-gabi na ay may mga nakatambay pa o di kaya mga nagiinuman sa kalsada. Kinagabihan ay mga nasa kanya-kanya na kaming mga kwarto. Kasama ko yung mga pinsan kong mga lalaki sa itaas na palapag at mga nakahiga na. Nagkukwentuhan at mga nagpapaantok. Pero yung pakiramdam ko noong mga sandaling yun ay sobrang maalinsangan. Kaya ipinagtataka ko na bakit naman nung tanghali o hapon sobrang mahangin at hindi mainit pero kung kailan gabi na at saka naman biglang uminit. Hindi din ako mapakali at pabiling-biling sa higaan. Nag-uusap-usap pa kami nang bigla kaming mapatigil dahil sa kalabag sa nakasaradong bintana sa kwarto. Yung tipo na hinataw o pinalo. Kasi imposibleng hangin lang yon dahil sa may kalakasan yung tunog na nilikha. Napatigil kaming magpipinsan dahil sa pagkabigla at napatingin sa kabilang side ng bintana na nakasarado dahil ito naman yung kinalampag ng kung ano o ng kung sino. Imposible na tao yon dahil nasa ikalawang palapag kami ng bahay ni Lola at may kataasan nito na wala kang matutungtungan. Nakapatay ang ilaw at tanging liwanag lang ng buwan at poste na kakaunti lang ang nagbibigay ilaw para makita namin ang anino na nasa likod ng bintana. Tila nakakapit ito sa kahoy na bintana at maaaninag mo din na may nakausling kung ano sa likodan nito na sa hinuha ko ay mga pakpak. Halos na estatwa kaming magpipinsan sa kama at mga kapwa nakatingin sa aninong nasa likod lang ng bintana. Maya-maya lang ay bigla naman kaming may narinig na yabag ng mga paa sa bubungan. Sabay-sabay kaming mga napatayong magpipinsan nang biglang sumigaw sila Tito Max at ang asawa nito na si Tita Grace mula sa kabilang kwarto. Nagunahan pa kaming mga makalabas ng pintuan nung mapalingon ako sa gawing bintana dahil sa yung anino na nasa likod nito ay gumagalaw at tila ba tinutungkab o pilit itong binubuksan pero hindi nito magawa dahil sa may kahoy na
nakasalpak sa magkabila ang gilid para hindi mabuksan ang bintana mula sa labas. Pagkalabas namin ay mga natataranta sila tito at ang mga magulang ko papunta sa kwarto ni Lola. Pagpasok namin dito ay mga nakaupo sa kama ang mga ito kasama ang mga pinsan kong babae at si Angge, habang mga takot at namumutla ang mga buong pagmumukha. Si Lola naman ay nakayakap sa kanila na parang pinoprotektahan sila sa kung sino o sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Pagkapasok namin ay sabay-sabay silang mga napatingin sa amin at mga parang bata na nagsumbong. May bumabaklas po ng yero tsaka may nagbubukas ng bintana dito sa kwarto, sumbong ni Michelle. Tragis talaga namang hindi makatiis yung mga animal na yan, oh. Galit na sambit ni Tito Max at pareho silang lumabas si tatay sa kwarto. Ako naman, sumunod sa kanila at dumiretso sila sa kusina. Si Tito Max ay may hawak na itak habang yung tatay ko naman ay may hawak na mahaba at makapal na buntot pagi. Yung duluhan nito ay manipis na kapag iwinawas-iwas ni tatay sa hangin, ay lumilikha ng tunog. Ano? Lumabas at magpakita kayo! Sigaw ni Tito. Inikot pa namin yung kabuuan ng bahay pero pagdating namin sa likodan, ay may dalawang malaking itim na aso ang biglang lumundag palabas ng bakuran, papunta sa may kakahuyan. Sobrang itim at sobrang laki nito kung ihahalin tulad mo sa mga normal na aso na kahit yata mga American Bulldog o yung mga malalaking aso ay manliliit sa laki ng mga asong nakita namin na lumundag palabas ng bakuran. Hindi na ito hinabol nila Tito sa kadahilanang delikado daw at baka mamaya ay mga nag-aabang lang ito sa dilim o sa kung saan kaya minabuti na naming pumasok sa loob ng bahay at isinaradong maigi ang mga bintana at ang mga pintuan. Pagkasapit ng bukang liwayway ay agad naming pinuntahan ang bahay ng mag-asawang matanda pero walang nagbubukas sa amin o sumasagot kahit na alam namin na may mga tao sa loob dito. May mga ibang kapitbahay din na sumama sa amin at mga nakikichismis sa nangyari nung kinagabihan na wala namang pag-aalin lang ang kinuwento nila Tito. Pagkabalik namin sa bahay, ay sinabi namin kina Lola na walang lumalabas dun sa bahay nung dalawang matanda. Naganda kami ng mga pangontra sa kanila at ipinalibot ito sa loob at labas ng bahay para lang makasigurado na hindi makakapasok ang mga ito kung sakaling bumalik silang muli. Sa susunod po, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan naman namin nung naligo kami sa dagat sa probinsya pa din nila Lola. Yung pamilyang aswang pa din, pero sa kwentong yun ay hindi na lamang silang mag-asawa kundi kasama na nila yung dalawa nilang anak na mga lalaki na mas agresibo kumpara sa kanilang dalawa. Pero sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna. At maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Narrator Jean Carlo at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales Channel sa pagpili ninyo dito sa aking kwento at karanasan. Patnubayin at pagpalain po sana tayong lahat ng puong may kapal. At maraming salamat po sa pakikinig at pagbibigay ninyo ng oras. Mula ito kay Alexis ng Quezon City. Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Pinoy Creepy Tales, lalong-lalo na po sa lahat ng mga admin at narrator na si Jean Carlo. Silent listener po ako dito at palagi akong nakatutok sa mga ibinabahagi ninyong mga kwento. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako ay nagbubuntis sa panganay kong anak. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jerica Lagdameo mula sa Cavite. Nagbuntis ako sa panganay kong anak taong 1999. Ang napangasawa ko ay kababata ko din sa aming lugar
At magpasa hanggang ngayon, kami ay nagsasama ng matiwasay. Hindi ako naniniwala sa mga multo, engkanto, o sa mga aswang na sikat dito sa aming lugar. Sa sarili ko kasi, hanggat wala akong nakikita o hindi ko nararanasan ay mananatili lang itong haka-haka para sa akin. Pero, lahat ng yan ay nagbago ng isang tanghali ay nagpunta ako sa palengke ng aming bayan para bumili ng pang-ulam. May nakasabayan ako na isang babae na sa palagay ko ay nasa edad 30. Maputi, mahabang buhok at hindi katangkaran. Bumibili ako ng baboy para sa lulutuin ko ng araw na yun at napansin ko ito na tumabi sa akin. Hindi ko naman ito gaanong pinagtuunan ng pansin dahil ang nasa isip ko ay baka bibili din ito ng karne kagaya ko dahil pumipili-pili din kasi ito. Nang makabili at makapagbayad ako sa tindera ay sinunod ko naman ang gulay para sa mga rekados. Maya-maya lang ay nasa tabi ko na naman ang babae at nakikipili ng mga gulay na ipinagkibit balikat ko na lamang. Sino ba naman ang mag-iisip ng nakakatakot ng umagang-umaga, diba? Kaya tuloy lang ako sa pagpili ng mga gulay at agad din na nagbayad sa pinagbilhan ko. Nag-ikot pa ako sa palengke para tumingin ng mga kung ano-ano at baka sakaling may makita pa ako ng pwedeng bilihin o kailanganin sa aming bahay. Siya nga po pala, 8 buwan na akong buntis ng mga panahong ito at malaki na ang aking tiyan. Sa pag-iikot-ikot ko sa palengke ay ilang beses ko ding nakasalubong yung babae na nakasabay ko sa bilihan ng mga karne at ng mga gulay. Hindi naman din ako kinutuban ng masama o nagtaka dahil sa hindi naman kalakihan ng pamilihan sa amin at hindi imposible na magkasalubong kami palagi. Normal din naman ang kilos nito pati pananamit sa pagkakatanda ko. Wala kang mababanaag na kahit anong misteryo. Kumbaga, typical na mamimili na katulad ko. Nasa dry section na ako sa mga damit at tagahanap ng mga damit na pangbagong panganak o pang newborn. Abala ko sa pagpili ng mga damit, lampin at kung ano-ano pa nang wala pang ilang minuto ay napansin ko na nasa tabi ko na naman ang naturang babae. Pero nang sandaling yun ay hindi naman ito nakikipili katulad ko at nakatayo lang ito mismo sa tabi ko. Pati yung tindera ay nakatingin sa kanya at nung tinanong siya kung anong hanap niya ay hindi naman ito sumagot. Napansin ko din na panay ang sulyap nito sa akin at tila ba sa tiyan ko dumadako ang mga paningin. Sinubukan kong makipagtitigan sa kanya pero mailap ang mga mata nito. Nakapagtitingin ako ay nag-iiwas ng mga mata o idinadako sa iba ang kanyang tingin. Nakabili na ako ng mga lampin at ilang pirasong damit para sa isisilang kong sanggol at agad na din naglakad papalayo. Pero bago ako tuluyang makalabas ng palengke, ay muli kong sinulyapan yung babae na nakita kong nakatingin din sa akin. Agad na din akong naglakad papalabas ng palengke at sumakay ng tricycle pa uwi. 10 o hanggang 20 minuto ang biyahe pa uwi kasama ng traffic. Hindi ako nag-jeep dahil labis akong mahihirapan at doble din ang ingat na nararamdaman ng mga buntis na katulad ko. Hindi katulad na kapag sa tricycle ako, ako lang mag-isa at mahangin. Hindi maglilikot ang baby ko sa aking sinapupunan. At isa pa, ay madami din akong bitbit kaya mas mabuti na yung hindi ako masisikipan o mahihirapan sa biyahe pa uwi. Nakatingin ang paningin ko sa labas at pinagmamasdan ang mga nadadaanan namin nang mapakunot ang noo ko dahil sa isang tindahan na nadaanan namin ay nakita ko na nakatayo doon ang babae at nakapako ang paningin sa akin. Iniisip po, ang bilis naman nun o nung nasakyan nun samantalang ang alam ko, mas nauna pa akong umalis sa kanya kanina. Nang malagpasan namin ito, iniisip ko pa din yung babae nang makita ko na naman ito na nakatayo sa sakayan at babaan ng mga jeep. Nakatingin lang sa akin at hindi kumikilos o gumagalaw man lang. Dito, unti-unti na akong kinabahan at nagtaka dahil papaanong mas nauuna pa ito sa mga dinadaanan ko pa lamang. Imposible naman na mas mabilis pa yung sinakyan nito kaysa sa tricycle kasi
panigurado naman na maghihintay pa ito ng ilang minuto bago makasakay. Nakadating na ako sa tapat ng aming bahay at ibinaba na ang mga pinamili ko habang iniisip pa din yung babae kanina. Nung makapagbayad ako sa tricycle driver ay papasok na sana ako sa loob ng aming bakuran nang may sumitsit sa akin. Siya nga po pala, ang lugar na kinatitirikan ng aming bahay ay subdivision, pero nung mga panahong yun ay kakaunti pa lamang ang mga bahay o yung tipong magkakalayo pa. Puro puno at bakanting lote ang karaniwang makikita mo sa paligid, pero sa gabi naman ay may mga poste na medyo magkakalayo nga lang ng kaunti. Pagkalingon ko sa pinanggalingan ng sitsit, eh para akong papanawan ng malay tao dahil sa likod ng punong mangga nanggagaling yung sitsit at walang iba kundi yung babae na nakita ko kanina sa palengke at nakakubli ito sa likod ng puno. Pero nang mga sandaling yun ay nakangiti ito sa akin. Ngiti na hindi nakikipagkaibigan kundi ngiti na magbibigay kilabot sa iyong buong pagkatao. Agad akong pumasok sa aming bakuran dahil kinilabutan ako ng husto. At yung kabog ng dibdib ko ng mga sandaling yun, sobra-sobra kahit pasabihin na katirikan ng araw nung mga oras na yun. Tinawag ko kagad si Jojo na asawa ko upang sabihin sa kanya yung babae na nasa may likod ng puno ng mangga sa kabilang kalye ng bahay namin. Mabilis naman itong tumalima at lumabas ng bahay para tingnan yung sinasabi ko, pero wala naman itong nakita. Yung pamumutla ko nun, para akong nakainom ng isang bote ng suka. Yan kasi, ang hilig mong lumabas mag-isa kaya ka nasusundan. Tandaan mo, buntis ka. Sermon sa akin ng asawa ko. Lumipas sa mga oras at sumapit ang dilim. Dahil sa magkakalayo ang mga bahay at puro puno o bakanting lote ang nasa paligid namin, ay tahimik na at tanging kuliglig lang ng mga insekto ang iyong maririnig. Typical na probinsya kapag sumasapit ang gabi. Wala kang makikitang pag-alagala o nakatambay sa labas pagsapit pa lang ng alas 6. May mga mangilan-ngilan na dumada ang motor o tricycle, pero bilang mo lang sa iyong daliri ang mga ito. Kakatapos lang naming maghapunan at nagliligpit na ako ng mga pinagkainan sa kusina habang si Jojo naman ay nasa kwarto at inaayos ang hihigaan namin at naglilinis. Ayoko kasi nang natutulog, umihiga na madumi ang paligid eh. Pagkatapos kong magligpit, magwalis at maghugas ng mga pinggan ay inila ko na ang mga pintuan at sinarado ang mga bintanang jalousie. Nanood pa kami ng telebisyon at nagpatimpla pa ng kape sa akin ng asawa ko at nanood ng kung ano-ano. Pagsapit ng alas 9 ng gabi ay napagpasyahan na naming patayin ang TV at pumasok na sa kwarto. Nakahiga na kaming mag-asawa at nagkukwentuhan na mapag-usapan na naman namin yung babae na nakasabay ko sa palengke at nabanggit ko din sa kanya na 3 beses ko din itong nakita sa daan. Una ay sa tindahan, pangalawa sa sakayan at hintuan ng mga jeep, at pangatlo nga ay sa may likod ng puno ng mangga na halos katapat lang ng aming bahay. Sa susunod, sasama na kitang mamalengke ha. Tsaka pang isang linggo na palagi yung bibili natin para hindi ka nalabas ng labas. Paalala sa akin ng asawa ko na tinanguhan o sinang-ayunan ko na lamang. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan namin nang may marinig kaming pagaspas ng pakpak na tila ba sa malayo nang gagaling. At habang patagal ng patagal, ay palakas ito ng palakas sa tila ba. Palapit ito ng palapit sa aming bahay. Napatigil kaming pareho sa pagsasalita at nakatingin sa kisame na akala mo may nakikita kami na kung ano. Hanggang sa yung pagaspas ay tila umiikot sa paligid ng aming bahay at rinig na rinig namin ang hampas ng hangin sa mga puno. Para itong pinupunit na tela o kumot yung tunog at malalaman mo kaagad na hindi ito galing lang sa paniki, ibon o anumang lumilipad na hayop. Alam ko o alam namin ng asawa ko na galing ito sa isang malaking nilalang. Hanggang sa
may biglang lumagapak ng ubod ng lakas sa aming bubungan kung saan kami nakapwesto. Nagkatinginan lang kaming dalawa ng asawa ko. Tapos ay dahan-dahan itong tumayo at sumenya sa akin na huwag akong maingay. Kinakabahan man ay pinilit ko ding tumayo at mahinang sinabi na huwag itong lalabas kahit na anong mangyari. Maingat kaming lumabas ng kwarto habang nakikiramdam sa itaas ng aming bubong. Paglabas sa paglabas namin ay narinig kaagad namin ang malakas na pagaspas ng mga pakpak at nagsimula na naman itong umikot sa paligid ng aming bahay. Sumilip kami sa bintana tapos naglakas loob din akong makisilip. Nakapatay ang ilaw sa aming bahay kaya kampante ako na hindi kami makikita at nasa gilid lang din naman kami ng bintana nakasilip. Pagkabukas ng jalousy ay sakto naman na pagdaan ng isang nilalang na kung ilalarawan o maihahaling tulad ay tila ba sa manananggal pero ang ipinagkaiba ay buo ang katawan nito at dumapo sa puno ng mangga na nasa loob naman ng bakura namin. Pakiramdam ko ay halos lumuwa ang mga mata ko dahil unang beses kong makakita ng ganitong nilalang at ang ipinagtataka ko ay kung manananggal ito, dapat hati ang katawan pero buo ang isang ito. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, hindi mapulang mga mata pero kulay dilaw na nanlilisik. Alam ko sa sarili ko na ito yung babae kanina na nakita ko sa palengke at ang babaeng sumunod o sumitsit sa akin. Siguro ay nakaramdam ito na hindi niya ako mabibiktima kaya pagkatapos ng higit 4 na oras na pag-ikot-ikot sa paligid ng bahay namin ay umalis na din ito at hindi na muling bumalik pa. Kinabukasan ay pinauwi ko muna ang mga magulang ko sa bahay namin para may kasama kami at isinama ang 2 aso na magsisilbing bantay namin mapaumaga, tanghali at gabi. Ligtas ko namang naipanganak ang panganay ko salamat sa Diyos at hindi kami napaano o muling ginambala pa nung nilalang na yun. Ngayon ay palagi na akong nag-iingat dahil alam ko nang hindi lang tayong mga tao ang nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Dobling ingat mapabuntis o hindi at huwag na huwag kakalimutang magdasal at manalig sa poong may kapal. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. From Jerica Lagdameyo. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang din pong pasalamatan ang lahat ng admin sa pagbabahagi nitong aking kwento at karanasan. Ang ibabahagi ko po sa inyong lahat ay nangyari noong grade 6 pa lamang po ako. Nangyari ito noong March 2016. Hindi ko na maalala yung exact date pero naaalala ko buwan ito ng Marso. So bale, 3 linggo bago kami mag-graduation noon. Hapon, mga alas 4. Nasa labas ako ng inuupahan naming bahay kasama ang mga kaibigan ko para mag-review at mag-take ng notes dahil ipapasa namin iyon sa mga teachers namin. We were all running for honors kaya naman talagang pinagsisikapan naming tapusin lahat ng schoolworks para makakuha ng mataas na average. Siyempre, dahil sobrang babata pa namin noon ay hindi lang puro studies ang ginawa namin that time. Kain dito, tawa doon, kwentuhan dito, palitan ng notes dito, kopyahan doon. At napalingon kami sa TV namin dahil sa isang advertisement ng isang horror movie. Kitang-kita kasi ang TV namin sa bintana na nakatapat sa amin. Yung horror movie na yun ay yung White Lady na pinagbibidahan ni Angelica Panganiban at Pauline Luna. Yung may kanta na Ilocano yata yun, hindi ko lang po masigurado. At dahil matatakotin ang mga best friends ko ay agad silang nagligpit dahil sa natakot sila at halos maggagabi na rin din po noong mga oras na yun.
Alas 5 na yata nun at medyo papadilim na. So bale, pag uwi nila ay pumasok na rin ako sa bahay namin. Nakabukas lahat ng bintana at pinto sa buong bahay. Mula sa kusina, kwarto at pati na din sa sala. Mahilig naman ako sa mga horror movies at hindi naman ako matatakotin. Pero medyo nakikiripihan ako sa kanta ng movie na yun. Pero binaliwala ko na lamang yun at ipinagpatuloy ang pag-aaral. At habang nag-aaral ay nakikipag-chat sa mga kaibigan ko. Nagtatanungan kami tungkol sa eskwelahan. Hanggang sa pinatalastas muli yun pero binaliwala ko na lang dahil nag-e-enjoy akong makipag-usap sa mga best friends ko. Hanggang sa nag-alas 6 na yata nun o alas 7 ng gabi ay bigla na lamang may weird na tunog akong narinig. As in, sobrang creepy o sobrang weird yung tunog. Yung parang tunog ng hinihingal na lalaki o kung ano paman. Pero mas malalim sa boses ng normal na lalaki. Sa una, akala ko nasa likod lang ng divider namin kaya dahan-dahan ko yung chinek. Pero wala ron. Kaya sabi ko, baka nasa labas yun. Nagsisimula na akong matakot at habang patagal ng patagal, ay palakas ng palakas ang hingal niya. Nakabukas pa naman ang pinto at bintana namin. Kaya sinubukan kong silipin yon sa bay bintana namin. Pero wala akong nakita. Kaya nagtalukbong na lamang ako ng kumot dahil may nilatag naman akong kutsyon sa sala namin. Hindi ko na inayos yung mga notebook ko at hinayaan na lang iyon. Umiiyak na talaga ako noong mga sandaling yun. Nagdasal lang ako kay Papa God at sabi ko patigilan niya na yun dahil alam kong siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Akala ko nga mamamatay na ako noong mga sandaling yun. Sabi ko pa, pag-graduatein muna ako ng kahit man lang elementary. Tapos nagdasal lang ako ng nagdasal talaga hanggang sa biglang tumunog yung bubungan namin. At pagkatapos nun ay narinig ko rin gumalaw yung dahon ng puno ng nyog sa may side ng bahay namin. Bigla namang may malakas na impact sa lupa. Para bang malaking nyog o malaking kung ano na nahulog sa lupa. Pagkatapos nun ay hindi na muling naulit pa ang pangyayaring yun. It was really terrifying. At habang ibinabahagi o isinusulat ko po ito ngayon ay natatakot pa rin ako. Pakiramdam ko aswang yun dahil sa lugar namin ay may nakatira raw na aswang at malapit lang daw ang bahay sa amin. Napapalibutan pa naman yung dati naming inuupahang bahay ng mga puno. May mga kakaiba pa akong naranasan doon sa dati naming inuupahan naming bahay. Ibabahagi ko po yan sa inyo sa susunod. Sa ngayon, hanggang dito na lamang po muna at maraming salamat. Gandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Nais ko lamang po magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na kwento at karanasan. Nangyari ito ilang taon na ang nakakaraan. Katatapos lang namin mag-board exam kaya naisipan namin ng mga tropa kong sina Gabriel at Grace na magbakasyon muna para makapagpahinga bago mag-job hunting. Bale, itong dalawang kaibigan ko na to ang mga naging pinakakasangga ko during my college days sa Manila. Sa kasamaang palad, napili nila na sa baryo namin magbakasyon at lagi kong naikikwento yon sa kanila. Pagkarating namin dun, tuwang-tuwa ang dalawa. At sagana sa murang seafood at alak ang lugar namin. Kaya halos araw-araw din kaming party mood na invited pa ang mga kaibigan at kapitbahay namin. Marami rin kaming nasirang buhay, pamilya, pagsasama at kinabukasan ng mga panahong yun.
Natigil lang ang internal cleansing namin nang dumating ang bebe kong si Mariel. Galing siya sa Cebu that time kasi doon na siya nakabase at nagtatrabaho bilang isang nurse. Pasado alauna nun, tanghaling tapat pero wasted na naman kaming tatlo nila Gab at Grace sa kubo sa tapat ng bahay namin nang biglang mag-text ang tatay niya sa akin. Nak, andito na si Mariel. Maglinis na kayo dyan at baka mamaya madisgrasya ka nang wala sa oras. Warning sa akin ni Tatay Mario. Anak ka ng patulaw. Napamura ako mentally kasi akala ko bukas pa ang uwi niya. Walang pagtatatlong isip na iniwan at pinabayaan ko kaagad ang mga tropa ko at umakyat sa bahay namin para magpanggap na matino at baka masakal ako nang wala sa oras. Too bad, kakampi ko yung tatay mo. Little did I know na kakampi niya rin pala si Mama Delia ko na nagkwento ng mga kabalbalan namin for the past few days. Kaya in the end, nasakal pa din ako. Huwag ka na ulit magiinom ha, namimihasa ka na. Ganito siguro yung ginagawa mo sa Manila. Sermon ka agad sa akin ni Mariel habang nakaupo ako sa sofa. Siyempre, lalaki ako at ma-pride kaya no matter what. Magre-resist pa din ako kahit papaano. Mag-away na lang tayo kung hindi mo na ako pa iinumin ulit. Lakas loob kong sagot sa kanya. Hindi ako pinalaking duwag ng mga magulang ko kaya sasagot talaga ako. Pabulong nga lang kaya hindi niya rin narinig. Bumaba kami para makilala niya mga tropa kong nakahandusay sa labas. Si Gab, naabutan naming natutulog sa lupa at nakikipagmabutuhan sa mga langgam at tanim na crotons ni Mamang. Habang si Grace naman, namatay nang nakaupo habang may hawak na kalahating alimango. So, ito na yung mga tropa mo? Ayos ah, sabi ni Mariel habang may halong pagkadismaya ang kanyang pagmumuka. Eh, ano pa bang magagawa ko? Ganito talaga sila Gab at Grace. In their natural habitat kaya wala akong magagawa. Makalipas lamang ang ilang oras nang mahimasmasan kaming lahat at saka ko lang naipakilala ng maayos ang mga kaibigan ko kay Mariel. Ipinagluto niya kami ng bok choy at saka siya umuwi para maligo at magayos. Hindi pa rin ako makapaniwala na jowa mo yun par, sabi ni Gab habang kumakain kami ng bok choy. Oo nga eh, she's too good for you. Ang sarap pa niya magluto. Dagdag pa ni Grace habang ninanakaw ang mga slice ng karne sa bowl ko. Marami pa kaming napag-usapang nonsensical na mga bagay-bagay habang kumakain. Katulad na lang ng kung nakailang bote kami ng tanghaling yun, kung magkano yung nagastos namin, o kung papaano namin ipapaliwanag sa mga magulang namin na kapag bumalik o umuwi kami sa Maynila ng may stage 3 liver cancer. Alas 5 nang bumalik si Mariel at pinagbihis kami. Pupunta daw kami sa city proper para mabalengke at magbibitch kami kinabukasan. Napilit kasi siya ng dalawa na maligo sa dagat although mukhang ayaw niya naman talaga. Kinabukasan, tanghali na nang matapos namin ang preparations at saka kami tumulak pa dagat at halos 30 minuto din ang layo nun mula sa amin. Pagkatapos naming magbayad ng 10 piso para sa entrance at 150 pesos naman sa cottage, nag-unahan ka agad kami sa dalampasigan. Hindi ka magsiswimsuit? Tanong ko kay Mariel habang nag-iihaw ng liyempo. Gusto ko pa man din sana ma-quality check ang abs ng girlfriend ko. Kakalabas lang nila ni Grace sa banyo at si Grace lang ang nakatupis. Hindi eh, nahihiya ako. Sagot naman niya habang hawak ang tiyan niya at nakatingin sa agupansi na si Grace. Si Grace kasi siya yung tipo ng babae na may potensyal na maging dream girl lang kahit na sino as long as she keep her mouth shut. Hays! Naglalaway na naman yung mga tao dito sa hotness ko. Sambahin niyo ako, mga mortal! Utal niya habang kagat-kagat ang isang hiwa ng liyempo na niluto ko. Tila talaga, may toyo ang kaibigan kong to na si Grace. Nako talaga, kung pwede na lang sana niyang itikom yung bibig niya, edi sana may mas chance pa na
mapagkamalan siyang normal. Oo, anghat mo. Mukha kang bungang araw. Singit naman na pambubos ka ni Gab. Dumating ang kinagabihan. Bumili kami ng kahoy sa bantay ng beach at nagsiga ng bonfire. May ilang grupo din kaming kasama na mag-overnight kaso medyo nasa malayo ang cottage nila. Nag-jamming session pa kami noon at saka nagkwentuhan din na mostly paninirang puri lang nila ni Gab at Grace laban sa akin. Gumagawa ng kung ano-anong kwento na ikasisira ng reputasyon ko. Pagkatapos maubos na ang bonfire, nagsipagpasok na kami sa cottage at tent na itinayo namin ng hapon na yun. Hindi naman problema ang dilim kasi may ilaw sa cottage at may dala rin kaming mga flashlight. Hihilahin ko na nga sana si Mariel papasok sa tent para magbahay-bahayan eh. Kaso, naunahan ako ni Grace at mag-girls talk daw sila sa cottage. Wala kaming choice ni Gab kundi magsiksikan sa tent. Par, bulong ni Gab sa akin. Bakit par? Sagot ko naman. Par, ulit ni Gab sa akin. Ano, bakit nga? Medyo naiirita ng sagot ko. Tikit ka sa akin, para hindi naman tayo lamigin. Biglang sabi nito na tila ba nangaakit na may halong pang-aasar. Putik ka, lumayo ka nga sa akin at babasagin ko talaga ng flashlight tong noo mo. Kadiri ang trip mo, tangi. Sigaw ko sa kanya na sinagot niya naman ng malakas na tawa. Hindi ko alam kung anong oras na nun nang gisingin ako ni Gab sa pagkakatulog ko pero sa palagay ko, madaling araw na yata. Pare, gising. Bulong niya sa akin habang yinuyugyug ako. Uunahan na kita, hindi kita sasamahang umihi. Sabi ko sa kanya at saka ko siya tinalikuran. Tangi, hindi yun. May tao yata sa labas eh. Seryosong bulong niya ulit at kaya nagising kaagad ang diwa ko. Bumangon ako ng dahan-dahan at saka pinakiramdaman ang paligid. Walang ilaw sa tent namin pero meron sa cottage nila ni Mariel na napapalibutan lang ng trapal bilang cover. Kaya sapat pa rin ang liwanag para maaninag mo kung may gumagalaw sa labas. Lampas 3 minuto na yata kaming nagmamatsyag nun pero wala pa rin nangyayari. Alon lang siguro yun mula sa dagat. Matulog ka na sira. Sabi ko naman sa kanya. Akmang mahihiga na sana ulit kami nang bigla naman kaming makarinig ng tunog. Basta yung tunog na kapag may hinihila ka sa buhangin, tipong ganun. Naging alerto ulit kaagad kami ni Gab at sinenyasan ko siya na magbantay. Not long after, kinalabit ako ni Gab at itinuro ang parang anino na gumagapang papalabas mula sa ilalim ng cottage. Napamura ako ng malakas sabay sa pagmamadali kong makalabas mula sa tent. Hindi ko alam kung may gagong nantitrip sa amin o kung ano pero ando ng girlfriend ko at ang kaibigan namin sa cottage na yun. Kaya kahit pareho kaming duwag ni Gab, ilalaban namin yun kapalit ng buhay namin. Agad naman tumakbo papunta sa medyo mapunong side ng beach ang hayop na yun. Habang iniilawa ni Gab ang direksyon na tinakbuhan niya gamit ng flashlight, hinawi ko naman kaagad na malakas ang trapal sa cottage at tumambad sa akin si Grace na palakas ng palakas na ang iyak habang si Mariel ay nakahiga sa papag na walang malay at duguan ng hita. Siyempre, nagpanik na ako that time. Although, gusto kong tanungin si Grace kung anong nangyari. Nasa peligro na yung girlfriend ko kaya dali-dali kong tinawag si Gab para tulungan ako. Napapamura na lang siya ng malakas habang inaakay namin si Mariel palabas ng tent at sumusunod din naman si Grace kaso hindi pa kami nakakalayo ng may kung anong sumugod kay Gab. Natumba si Gab sa buhanginan at naibagsak niya rin ang flashlight. Yun ang nag-iisang source ng ilaw namin kaya dumilim talaga ang paligid pero naaaninag ko pa rin na nakikipag-crapple si Gab sa umaatake sa kanya noong mga sandaling yun. Kaya wala akong pagpipilian kundi iwan muna si Mariel kay Grace at sumugod din ako para tumulong.
Anak ng kamote par, sigmuraan mo to, taktean lang sa. Sigaw at medyo may halong pagsusumbong pa sa kinigab habang hawak-hawak niya yung taong umaatake sa amin. Hindi naman ako nagdalawang isip na paulanan ng suntok ang taong yun. Kaso, every time na dumadampi ang kamao ko sa katawan niya, parang sumusuntok ako sa rubber na ewan at saka may kung anong madulas na dumidikit sa kamay ko. Nasa opposite direction kami ng ilaw ng flashlight at medyo malayo. Kaya halos gut feel at instinct na lang ang sinusunod ko habang sumusuntok sa dilim. Puro ungol lang din ang sagot ng binubugbog namin ni Gab. Maya-maya pa, narinig na namin ang nagpapanik na sigaw ni Grace kaya nawala ang focus namin ni Gab sa kalaban. Ganon kabilis. Parang palos na nakawala sa pagkakahawak ni Gab ang taong yun, kung tao man siya. At tumakbo papunta ulit sa masukal na parte ng beach. Anak ng teteng, bilisan yung dalawa! Nagsiseizure na siya! Palahaw at sigaw ni Grace na halatang natataranta. Agad akong bumalik papunta sa kanila at inakay si Mariel habang sinasampal-sampal siya at tinatawag ang pangalan niya. Nangingisay-ngisay na siya that time. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Sigaw ng sigaw naman si Gab at humihingi ng tulong kaya hindi nagtagal. Nagsipuntahan na rin ng ibang grupo sa amin at tumawag din kaagad ng ambulansya ang may-ari ng beach. Mga 15 minuto din ang inabot bago makarating ang ambulansya. Buti, may nagmagandang loob na medtech student ata yun mula sa isang grupo at tinulungan kaming i-manage ang nangyayari kay Mariel. En route sa ospital. Habang dumadaan kami sa rough road at masukal na kalsada, ay biglang may kumalabog sa bubungan ng ambulansya. Sinundan pa yun ng sunod-sunod na malalakas na kalabog na parang may sumusuntok sa bubong ng sinasakyan namin. Sir, diretso lang, huwag tayong titigil. Tensyonadong sabi ni Gab sa driver na mukhang nagpapanik na rin at dalawa pang kasama namin. Nag-hysterical na sa kakaiyak si Grace every time na kumakalabog ang sinasakyan namin. Nagro-rosaryo na rin ang mga responder na kasama namin sa loob. Nang medyo malapit na kami sa city proper at saka lang tumigil ang mga kalabog na yun. Agad dinala sa emergency room si Mariel, iyak nang iyak pa rin si Grace. Habang si Gab naman, hawak-hawak ang phone ko at tinatawagan ng mga relatives namin. Dumating sila Mama Delia at Tatay Mario matapos ang 30 minuto. Medyo nahimasmasan na rin si Grace kaya naikwento niya na rin sa amin kahit na paputol-putol ang mga nangyari. Natutulog na daw sila sa cottage. Siya sa kanang papag habang si Mariel sa kaliwa nang maalimpungatan daw siya para umihi. Babangon na daw sana siya sa pagkakahiga nang mapansin niyang may nakatayo sa loob kaya napabalikwas daw siya at akamang sisigaw ng lumingon yun sa kanya. Maitim daw na kalbong lalaki. Yung itim daw hindi natural. Yung parang nagpahid daw ng uling kaya may mga parte pa rin daw ng katawan niya na kayumanggi pa din. Purong puti daw yung mata niya at saka malaki raw yung bibig. Parang abot daw sa pisngi nung nginitian siya at saka sinenyasan na huwag maingay. Parang napako daw siya sa hinigaan niya afternoon. Huling naalala daw niya, bago siya nawalan ng malay ay lumuhod daw ang lalaki sa tapat ni Mariel at saka sinilip ang pagitan ng hita nito. Nagising na lang daw siya ulit nang narinig niya ang sigaw ko habang papalabas ako ng tent. Matapos niya magkwento, nakatulog kaagad siya dala na rin siguro ng pagod at stress. Ako, si Gab, si Mama Delia at Tatay Mario, ni walang isa sa amin ang nagsalita. Nagbihis na rin si Gab gamit ang damit na dala ni Mamang at sobrang langsa ng t-shirt niya. Parang amoy sugat na nagnanaknak. Pasado alas 5 na nang balitaan kami ng doktor na okay na si Mariel at ang baby niya. At first, naguluhan ako kaya tinanong ko ulit pero ganun pa rin ang sabi ng doktor. Ligtas si Mariel
at ang baby niya. That time, 3 months pregnant na pala si Mariel. That was the biggest shock that I got ng araw na yun. Halos isang taon din kasi kaming hindi nagkita ng girlfriend ko, kaya imposibleng ako yung ama. According to her, nang magising siya, nagkaroon daw siya ng affair sa isang pamilyadong doktor na katrabaho niya sa Cebu. Marami pa siyang sinabi pero hindi na yata rumihistro yun sa utak ko. Ang naalala ko lang, iyak siya ng iyak at saka nagsusori at nagmamakaawa na wag ko daw siyang iwan. Matapos ang 3 araw, Gab and Grace dragged me back here in Manila. Matapos yun, everything went so fast na parang malabo na lang sa akin ang lahat. Nakapasa kaming 3 sa board exam, umattend sa oath taking, at nakuha ang lisensya namin bilang mga engineer. I was in a daze na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Mariel tried to reach out to me pero hindi ko siya pinapansin. Binibisita din ako ni Mama Delia dito sa Maynila at umaakto ako na parang ayos lang ako para lang mapanatag ang loob ng matanda. Kinailangan ni Grace ang professional help kasi ang tindi din ang trauma na nakuha niya. I tried my best to be okay para sa pamilya ko, para sa sarili ko, at lalo na para sa tropa namin ni Gab na muntikan nang mawala sa Katinoan. Salita naming sinasamahan si Grace sa bahay nila kasi hindi siya mapanatag kung hindi niya kasama ang isa sa amin. May psychological explanation daw yun eh, pero ewan, hindi naman ako psychologist. Roughly a year later, mas maayos na ang mga buhay namin. Nakaharap na kami ng maayos na trabaho at papayaman na. Nakarecover na rin si Grace at kung saan sa ang sulok ng Maynila niya kami kinakaladkad ni Gab para mag-inom. Si Mariel naman, unfortunately, she died giving birth to her daughter. Nagkaroon daw ng komplikasyon at maselan daw yata ang pagbubuntis niya, pero hindi ako sigurado kung ano ang nangyari kasi after that, hindi na ako ulit bumalik pa sa baryo namin. 4 taon nang nakakaraan pero para sa akin, yun pa rin talaga ang pinaka nakakatakot na experience na naranasan ko. I lost half of what I was supposed to have, to keep and to care. Sa ngayon, I just hope that maybe in our next life, when the world is a lot nicer, our ending will be less cruel. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!